Hello mga guys, welcome back to my channel, Yes Automotive. Mga guys, tatlong component po ng ng power steering: rack and pinion, power steering pump, saka steering coupling. Yan. Ang pag-usapan natin dito guys, yung lagotok ng ng manubela. Pangalawa, yung bigat ng manubela, yung matigas. Pangatlo po, yung kumakanto yung manubela. Halimbawa po, minsan matigas, minsan malambot. Yan. Doon muna tayo sa matigas na manubela mga guys, yung kung irinerev nyo po yung gulong. Ang nangyayari po doon, kung matigas pang manubela tapos tinasan nyo yung minor nyo po, ibig sabihin mga guys, ang steering pump po meron na pong problema, mahina na po yung pump. O kaya minsan mga guys, i-check nyo po yung steering pump tank, yung lagayan po ng fluid, minsan po yung nagbabara po yan. O saka ito mga guys, meron pong check valve dito. Yan. Ay, sorry, hindi makita no. Yan, itong check valve na ito mga guys, buksan nyo po yan, meron pong check valve po yan, minsan madumi po yan, yun ang pinagagalingan minsan na mabigat na manubela. Tapos minsan mga guys, ang gawin nyo po, kasi po ang component po na ng power steering po, kung ito yung rack and pinion, andyan po yung rack end, ball joint, tapos shock mounting. Yung shock mounting mga guys, meron bearing yon. Tapos yung ball joint po, andun din po yung control ng manube ng ng gulong. Kaya po kung yung ball joint nyo po maganit, o kaya yung kung lawlaw kasi mga guys, ibig sabihin po noon maganit na po yun, gaganit po yun dahil wala nang grasa po yun, pigil yung ikot. Pangalawa po, yung shock mounting po, i-check nyo po yung shock mounting po minsan sa mga may stack up yung bearing, andun po lahat yung component po pagtigas po ng manubela. I-check nyo po yung under chassis nyo po, ball joint, tie rod end, rack end, shock mounting. Ayan po, yung mga ganito manubela po. Pero kung naayos nyo na po yun, at tapos matigas pa rin po, i-check nyo po yung bomba ng ng steering pump. Yan. Yun nyo po, kung mahina po yung ang palatandaan po mga guys, na mahina po ang bomba ng steering pump, kung ginagasan nyo po siya, tapos iniikot yung manubela, lumalambot, steering pump po. Ibig sabihin po, kailangan nyo na po na mataas na RPM para mahabol na yung pagka power steering. Tapos mga guys, yung lagotok naman po, halimbawa po, nalulubak po kayo, kaya naigater po kayo. Kung may lagotok po, check nyo po itong busing na to. Itong busing na to. Kung durog po nyan, kasi po, mayroon dalawang tornil yan dito. Kung nalubak po kayo, dahil dito po yung tie rod end, rack end, kung nalubak po kayo, konektado po yung steering pump nyo po, o kaya yung rack and pinion sa manubela, may narirignog kayong tak-tok-tok, o kaya glag-glag. Ito po yun. Check nyo po yun. Tapos yung busing dito, yung clamp. Yung po yung lagotok. Tapos, isa pa po mga guys, halimbawa po ito, steering coupling, meron pong dito, hard plastic dito. Kung nabansin nyo po, wala na, durog na po yun. Kung nawala po yan mga guys, ang problema po, kung nalubak po kayo, dumadaan po kayo sa magaspang na kalsada, may narirignog, may nararamdaman kayo sa manubela nyo na tak-tak-tak-tak. Ito po, dahilan minsan. Kasi po, naglalaro na po siya, wala nang control. Kasi ang ginagawa natin dito guys, para mawala po noon, sa adventure, ginagawa ko po noon, binibiyak. Ito po, may biyak po yun eh. I-clamp nyo lang po ng yung hose clamp na matigas. Subukan yung lagyan po yung pinakasawa niya, lagyan nyo po ng hose clamp. Mababawasan, minsan nga nawawala totally, mga ilang linggo, ilang buwan babalik na naman. Ganun lang po yung lagotok po. Una po, i-check nyo po yung kung halimbawa po nagdradrive po kayo, nalubak po kayo, may lagotok. Ayan, isama natin yung tie rod end, rack end, ball joint. Kung napalitan na po yun, andun pa rin. Ayan, check nyo po itong busing na to, baka yung busing na po niyan durog na. Yan ang konekta ng naka-connect po dyan yung track end, tie rod end, wall joint. Yung bigat po noon, dahil andun po yung halimbawa po, meron tayong ginagawa dito. Ito.
Balikan natin guys sa ito. Tingnan natin. Ito po. Diyo po, ito yung rack end. Oh, ito yung steering pump. Tie rod end, rack end, ball joint. Kung nanulubak po kayo, may nararamdaman kayo na lagutok po, isama nyo na po ito, yung ball joint, rack end, saka bushing. Katulad din, o kaya, yung shock mounting mga guys, ito, ito yung binabanggit ko natin ito. Kasi kung yung shock mounting po mga guys, ano po nyan, yung bearing type, kung maluwag po yun, nagkakaroon po ng lagutok. Tapos yung ganit po ng manubela, kasi component po lahat po nyan, yung ganit ng manubela. Dala po lahat ng ano, ng rack and pin yun. Ayan. Natapos na natin yung maganit mga guys. Ano, yung mga ganit, pwedeng steering pump, dahil kulang na po yung ano, yung bomba. Tapos, yung lagutok po, check nyo yung tie rod end, rack end, ball joint, shock mounting, asaka ito. Yung lagutok, yung ano po, yung manubela naman po, nararamdaman po yun na kumakanto. Ito po guys, i-check nyo yung pinaka, ano, pinaka cross joint. Kasi mga guys, kung stack up po nyan, meron yung portion na kung kinabig nyo po siya, kumakanto, tapos lumambot, ito po yun. Wala na po sa, ano, stack up. Madalas po mga guys yan, Adventure, Tamaro FX. Yan mga po yun. Pero itong Montero po kasi ito guys. Ang problema po ng Montero, kung dumaan po guys sa medyo magaspang na kalsada, yung steering wheel nyo po, may nararamdaman kayo na tok. Ito po yun. Durog na po yung plastic dito. Dun sa kasawa nyo po, nakakaroon na po ng ingay, tok. Kung nalulubak po, kasi na, ano po yan, nakakonekta, nagkaganyan po yan. Na po man, nararamdaman nyo po sa manubela. Okay. Tapos mga guys, ang gawin nyo po, limbawa po, matigas yung manubela nyo. I-check nyo po yung gulong. Iangat nyo ng ganyan. Tapos saka nyo po, ihitin yung manubela. Ngayon kung binihit yung manubela, tapos kumakanto pa rin po, andito na ang problema, steering coupling. Yun, tanda nyo mga guys ha. Kung kumakanto po yung manubela nyo, maganit, minsan malambot, minsan tumitigas, ito po yon, steering coupling. Pero kung hindi po nagbago po yung ano, yung bigat po, yung maganit pa rin, yun po, steering pump. Kasi po, kaya po tinawag na power steering pump, siya po yung nagbibigay ng power. Ito po, si rack and pinion, follow lang po yan, sumusunod lang kay power steering. Ganito rin po ito. Sumusunod lang po si rack and pinion at saka si steering coupling sa trabaho ni steering pump. Bagaman tayo po ang nagpapaikot po noon, kung inikot na po natin yon, magtatrabaho yan, pero ito po yung main. Siya po yung magbibigay po ng lambot. Kaya kung loss compression na po siya, kailangan po nyo na pigain yung gas saka magkaroon ng power yung manubela nyo. Ito po ang problema. Okay mga guys, ulitin natin. Kung maganit po ang manubela, i-check nyo po steering pump. Kung may lagutok po ang manubela, i-check nyo po yung rack and pinion bushing. Meron pong dalawa dito sa driver side, meron isa dito sa passenger side. O kaya kung kumakanto po yung manubela, minsan malambot, minsan matigas, i-check nyo po yung steering coupling. Baka po stack up na. Ganun lang po mga guys. Napakasimple. Sana po itong video nito, meron kayong nakuhang konting kalaman. Bye-bye!